Hello everyone and welcome back ulit sa ating pangalawang video dito sa Wetland. Syempre hindi pa po tayo tapos at marami pa tayo makikita sa ating paglalakad dito sa Wetland Park. So pinakita ko to, ito yung pinaka-last nating sa part 1. At sabi ko nga sa inyo is ang sarap kuhanin ng gabi or laing na panggata. So meron din sila dito. At syempre, I just mentioned that the admissions fee of Wetland na for adults bago ka makarating dito is about $30. And for such a well-kept tracker place, the exhibits are good for children's. Doon sa pinasukan natin na may mga exhibit din, pero sa last ko na yun pupuntahan. And always still interesting to the adults. You know guys, I enjoyed walking through the vast wetland and where you can take a momentary break from the dense high rises of Hong Kong. Napakaganda naman talaga and sulit ang iyong pagpunta rito sa Wetland Park. Surrounded by lots of river at mostly talaga water. Wetland is a beautiful nature place and of course easy to reach and recommended place for relaxing, enjoying nature with families. At saka napakaganda ng ano talaga yung magiging moment mo dito habang ikaw ay naglalakad. Although na quietly siya, pero makakaramdam ka talaga ng peace of mind sa lugar na ito. And there wherein a lot of birds din na katulad na pinakita natin sa mga nilalagay nilang parang recommendations o makikita dito sa wetland. And some of birds and butterflies in surrounding, at talagang makikita mo lang talaga nagliriparan sila na hindi na iiba mula sa atin. Usually, itong mga tutubi na to sa Pilipinas is nakikita rin naman talaga natin. Although na I remember that when I was young, na nanguhuli talaga ako ng mga tutubi. Kasi I love nature talaga guys. Gusto ko ng water, ng green, ng mga huni ng ibon. So, dahil siguro sa kinalakhan natin, kaya I really, really love the nature. Thank you.
And Hong Kong Wetland Park is a protected sanctuary for migrating birds coming from the north and elsewhere. Siyempre, nagmumula talaga sila dyan sa mga iba't iba kung saan panig ng mga north or west man yan. Kasi lalo na kapag malapit ka sa Shenzhen, at saka makikita mo naman talaga is puro talaga siyang natures or trees, mostly water, yan. I don't know kung ano lang ba yung boundary ng Shenzhen here sa wetland part. So, later o makikita natin yan, sisilipin natin kung ano ang talaga makikita from that. And flux of different kind and species stays here from autumn until early spring, where wildlife photo enthusiasts gather here for the best opportunity. Na marami tayong nakikita talagang mga photographer like them, na ang pinopokus nila is yung mga small species, kaya ang lalaki ng mga camera nila talaga, guys. Sobra, meron akong camera, but didn't bring, sobrang heavy na kasi, and ang purpose ko lang is mag-vlog. But time to time, siyempre gumakuha tayo ng pictures din. So, grabe. And opportunity, the best opportunity in capturing their natural behavior, hunting for foods or just flying around the marshland. The park open reminder that 10 a.m. kung pupunta kayo dito. And also, they were closed, I think, is 5 o'clock daily. And yeah. There are several interesting areas inside and educational for the young ones and old too na nakikita ko lang. Some of them, mga students, mostly in the exhibit there na bago tayo pumasok. Kasi pwede ka doon mag-stay, pumasok sa mga rooms, at doon makikita natin yung mga educational na very interesting din sa kung anong meron dito sa wetland. Kaya pagpasok natin, may makita tayong mga exhibition doon na pinakikita yung ba na pwede mong puntahan dito sa loob. So, yun ang mga guide din na pwedeng tingnan natin sa labas sa entrance pa lang. Sabi nila, yung autumn daw at saka winter, kung pupunta ka dito, talagang much more relaxing moments. Nakasama yung mga friends and family. And for wildlife, syempre yung photography. Otherwise, summer, nakatulad ngayon, napaka-init talaga. Kita nyo naman, guys. Lagi akong nakakubli sa lilim kasi sobrang init. Kung wala pa akong dalang medyo pangtakip sa ating mukha. Hong Kong Wetland Park, yung background niya. Yung Hong Kong Wetland Park is the first of its in kind of Hong Kong. It's blend of tourism, conservation, and education. The park is a great place for tourists to experience and learn more about Hong Kong natures. As it showcases the diversity of Hong Kong's wetland ecosystem, it is also a nice place for a great day out with friends and family. So, yung Hong Kong wetland, guys, o dun sa mga manunod, interesado, especially nandito sa Hong Kong, ay located dito sa northwest of New Territories near Tin Soi Wai, and it is illogical in mitigations area for the wetlands lost due to the Tin Soi Wai New Town Development Project, and date back to 1988. Okay, so we have the history. The Agriculture and Fisheries Department in the Hong Kong Tourism Associations did a research. The Hong Kong Wetland Park could work as a buffer for the Mai Po Nature Reserve. And they finally decided to turn the land into Hong Kong's first ecotourism project, and namely the Hong Kong Wetland Park. And the constructions of the wetland park costed about $500 million and was open to the public noong 20 May 2006. So during the time, nakapunta na kami dito, maybe
2015 or 2018 with my friends, at pero wala pa tayo YouTube. So we are visiting here just for fun and photography, something like that. Isang napakalawak na lugar itong Hong Kong Wetland Park kung ating susumatahin. You know that this wetland park is meron siyang 61 hectare. Wetland park comprises of two parts and a wetland reserve of 60 hectares. 150 acres and the wetland interactive world, a visitor center of 10,000 square meters. The wetland interactive world has 5 exhibition galleries which let you understand different aspects of wetlands. So, overview of the functions and the importance of wetlands to wildlife, living wetlands, the introductions of wetlands in northern Sudra tropical swamps in Hong Kong, and also human culture, explain the relationship between wetlands and human being, and wetlands challenge let you understand the global threat wetlands through interactive games, and last is viewing galleries. Sa bawat lugar na ating pinupuntahan ay may kanya-kanyang ganda at katangian nito. So, ang bawat lugar na iyong pupuntahan na kahit kailan may hindi mo malilimutan ang iyong nakaraan, bumalik ka man dito o hindi, nanatatili sa iyong puso yan. Maraming salamat and goodbye. See you soon!